Noong June 14, 2015, ang paghahanap ng mga militar kay Leoncio Pitao alias Commander Parago ang kilalang pinuno ng pulang Bagani Command ng CBP-NPA na nakabase sa Davao City ay humantong sa isang pagtatapos sa kanyang pinagtataguan sa loob ng Pakibato District sa Davao nang gapangin sila ng mga Scout Ranger. Pero paano nga ba nahanap at napatay ng mga musak ang kilalang lider ng mga komunista sa Rio ng Davao? Pero bago natin simulan ang ating kwento, at kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Isa si Commander Parago sa mga lider ng mga rebelding komunista na kilala bilang pinuno ng pulang Bagani Command ng komunistang NPA sa Mindanao. Naging matunog ang kanyang pangalan noon dahil sa pagkakabihag niya kina General Ubilio at Captain Monte Alto noong February 1999 habang nag-i-inspeksyon sa project ng mga engineering batalyon ng Philippine Army at ang mga matagumpay niyang pakikipaglaban sa mga tropa ng gobyerno. Sa mga nakalipas na taon, ang mga militar ay matyagang tinatrabaho at pinag-aaralan ang lahat ng kilos ng pulang Bagani Command sa pamamagitan ng paglulunsad ng hiwalay ngunit komplementaryong mga proyektong pangkapayapaan sa lahat ng mga lugar ng operasyon nito. Ang mga layunin ng proyektong ito ng militar ay nagkaroon ng konkreto at magandang resulta sa mga alituntunin na mabawi at malinis ang mga lugar at makumbinsi ang mga rebelde na mapasuko at maaresto ang mga mandirigmang NPA at kanilang mga pinuno. Ang rehiyon ng Davao at sa kalapit na lugar nito ang pangunahing target ng mga sundalo na kung saan ito ang palaging pinupuntahan ng mga rebelde at ginagawang puta ng pulang Bagani Command na pinamumunuan ni Commander Parago. Kaya ang pulang Bagani Command ay hindi makamobilize at limitado sila sa Pakibato District. Ang mga tropa ng militar ay malayang makapagsagawa at nakatutok sa mga combat operation na naglalayong hanapin si Commander Parago at ang kanyang mga tauhan. Kahit na ang usapang kapayapaan sa Pakibato ay inilunsad na, ang pangunahing layunin pa rin ng militar ay sirain ang suporta ng masa kay Commander Parago at ang kanyang mga tauhan sa kanyang sariling balwarte ay patuloy pa rin ang paghahanap ng mga militar sa mailap na lider ng komunista. Pero mailap pa rin ang lider ng mga rebelde, nagawa pa rin niyang makaligtas at makatakas sa mga kamay ng mga sundalo. Ipinagmamalaki pa ni Commander Parago na hindi siya mamamatay sa isang engkwentro sa mga militar at mamamatay lamang siya sa natural na sakit at sa katandaan. Pero nagkamali si Commander Parago. Noong June 14, 2015, habang nagsasagawa ng operasyon ang mga sundalo sa lugar, ay nakasagupan nila ang pulang Bagani Command ng CPP-NPA sa Sitio Mangga, Pakibato District sa Davao, na kung saan isang sundalo ang nasugatan. Nang makumpirma ng opisyal ng militar na si Commander Parago at ang kanyang mga tauhan ang nakasagupan nila, ay agad nilang isinabak ang mga miyembro ng elite Scout Ranger Company para tugisin si Commander Parago dahil alam nilang may susunod pang mga bakbakan na darating at gaganti ang mga rebelde. Mabilis at maingat ang mga galaw ng mga musang, walang nakakahalata lalo na sa mga tauhan ni Commander Parago. At sa pagkakataon na iyon, nakasagupan ni Commander Parago at ng kanyang mga tauhan hindi lamang ang mga regular na mga sundalo kundi pati na rin ang mga Scout Rangers, ang elite unit ng Philippine Army. Kilala ang mga Scout Ranger sa mga masiselang labanan, kaya iyon na ang pagkakataon na tapusin nila si Commander Parago. Sa bakbakan na iyon, ay natagpuan ng mga musang si Commander Parago sa isang batis
na natatakpan ang mga halaman at mga puno kasama ang mga babaeng rebelde. Sa kabilang batis naman, natuon ang atensyon nila Commander Paragos sa mga sundalo na naghahanap sa kanila. Pinagtatawanan lamang sila ng pinuno ng mga rebelde habang nakikipagpalitan ng mga putok. Pero ang hindi nila alam ay maingat na lumalapit at gumagapang sa likod nila ang mga Scout Rangers. Habang pinagtatawanan nila ang mga sundalo, ay nakuha nila ang atensyon ng mga Scout Rangers na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanilang pwesto. Nagulat at naalarma nang malaman ni Commander Parago ang presensya ng mga Scout Ranger, pero huli na ang lahat dahil nalapitan na sila ng mga ito. Nang damputin niya ang kanyang baril, ay pinaputukan na sila ng mga Scout Ranger. Sa kasamaang palad para kay Commander Parago, sa sandaling iyon, bago magpuputok ang mga sundalo, ang kanyang tatlong bodyguard na mga babae na ilang metro lang ang layo ay nagulat at tumakbo sila nang biglang makita ang mga gumagapang na Scout Ranger sa iba't ibang direksyon habang nakikipagpalitan ng putok gamit ang kanilang mga baril. Sa huling bahagi ng kanyang buhay at noong siya ay higit na nangangailangan ng tulong, si Commander Parago ay iniwan ng kanyang mga kasamahan. Bandang alas dos ng hapon ng araw na iyon, napatay ng militar si Commander Parago at ang kanyang kasamang babae. Ang pagkamatay ni Commander Parago ay isang tagumpay para sa mga militar at tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang kanyang kamatayan ay kasabay na natapos ang kanyang pagiging Myth of Invincibility na ginawa niya para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng inkwentro, noong June 14 na ikinasawi ni Commander Parago, ay nagkaroon pa ng apat na beses na labanan ang mga militar laban sa mga tauhan ng Pulang Bagani Command na nagtapos sa Barangay Panyalong, Pakibato noong June 28, 2015. Ang pagkamatay ni Commander Parago ay isang malaking dagok at demoralisasyon sa buong hanay ng mga gerilya sa nasabing rehiyon. May kasabihan nga na ang taong gumagamit ng baril ay sa baril din mamamatay. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.